Dok. Dok, gawin niyo ang lahat para sa pasyente. Handa akong gumastos kahit na magkano. Yes, ho. Hoy, ano ginagawa mo dito, ha? Alam kong ikaw ang nag-utos sa pamamagitan sa bahay. Kayo lang ang may kakayanan at demonyohan para ipagawa yun. Tapos nandito ka ngayon, kapal na mukha mo, ha? Kamusta si Rose? Anong kalagayan niya? Bakit mo tinatanong? Anong pakialam mo? Ha? Antik na siyang mamatay. Pero... okay na ba siya? Sino ka ba para magtanong? Dahil ako ang tunay niyang ama. Anak ko si Rose. At si Lena ang nagsabi niyan sa akin. Girlfriend ko noon si Lena. Pero nung sinabi niyang buntis siya at ako ang ama, natakot ako. Kahit hindi plinano, blessing yan, Franco. Nabuo ang bata dahil sa pagmamahalan. Paano yung mga pangarap ko, Lena? Pwede tayo magtulungan, Franco. Di ba nakaplano na yung mga herbal na pag-aaralan at ibibenta natin? Lena, mataas ang ambisyon ko sa buhay. Alam mo yan. Kapag hindi ko naabot yung mga gusto kong mangyari, sa'yo at sa batang yan, ibubuntun ko yung galit ko. Ibig sabihin ba tinatalikuran mo kami? Sorry. Sorry, Lena. Alam ko na lang na kinasal na siya. At inako daw ni Crisanto yung naging anak namin. Kaya pala nung tinatanong ko si Lena ng tungkol sa panahong nag-aaral siya, lagi siyang malungkot. Meron pala siyang hindi masabi sa akin. Gusto kong makabawi kay Rose. Kaya kailangang mabuhay siya. Hindi ko sasayangin ang pagkakataon na kilalanin ang naging anak ko. Hindi ko alam kung bakit mo ito ginagawa, Dr. Frank. Pero hindi mo kami mapapaniwala at langgan-langgan lang. Alam ko. Kaya dinala ko ang kaisa-isang preba na meron ako.